few moments later. A few moments later. So, guwaba muna yung driver. Nandito kami sa APT Studios. And pwede pa lang magtanggal ng mask kasi mag-isa naman. So, sumundo ako sa bahay kanina, alas 4. So, ngayon ay 5:11. Mga isang oras yung biyahe. Ang taping daw, mga 7 to 8:30. So, makaka-uwi daw ako mga 9. Pero possible na 8 sumalang. So, 9:30 may tapos. Sumakawin mga 9. Ayun, so may libreng food. May food siyang pumipaka. So, chicken McDo. And it's 2. By the way, kahapon lang ako tinawagan. Tapos, kagabi lang ako nag-swab test. Home service. So, wala akong kahit anong intindihin. Home service yung swab. Sinundo ako sa bahay, tapos iahatid din ako mamaya sa bahay mismo. Tapos medyo maaga dumating yung driver kaysa sa napag-usapan. Kaya hindi pa ako nakapit sa kwa, tapos dinala ko lang. Ayun. Dinaon ko lang. Kasi nasa labas na siya eh. Nasa gate na siya. Bibis pa ako. Siyempre ayaw naman siya pag-antayin. So ayun, hihintayin ko lang daw na may kumatok dito. Ang pangalan daw niya ay Robby. Para sa aking orientation. Ayun lang. So, ito na ata ang second to the last taping nila before Christmas. Impossible daw na ma-air itong episode na to. Sa 24 or 25. Ayun lang. Sana manalo ko ng malaki. 100,000 QT. Manifest. Ayan, maya ko na. Gutom na ako pero maya ko na pakakain. Ibag pala ako. 10 minutes later. Ayun, so kakatapos lang ng briefing. So, dito lang kami nag-briefing sa labas. Ang mga ginawa lang ay tinignan yung outfit ko na yung OOTD ko, pinitsura nila ng buo. So, sinuot ko na yung sapatos ko. Pinitsura ng buo. Kasi papacheck nila sa wardrobe kung bagay, kung maganda sa TV. Ayan, tapos inask ko kung mag-inaw dun. Kasi kahit naka long sleeves ako kung mag-inaw. Ayan, baka kailangan ko mag-jacket. So, dalawa yung dinala kong choices. Siyempre, para may choices. Hindi ako kalala. Ayan, so, yung isa ay plain na medyo formal, na Uniqlo soft jacket. Yung isa naman ay, ano man tawag dito? Wool o cotton, basta yung mas soft na main strip. Hindi ko sure kung saan galing to, kung US or Canada. Basta bigilan to ng mom ko. So, ayan. Pinasukat parehas, pinitsuran parehas kasi papapiliin yung wardrobe kung ano yung pinakabagay. Ayan. Tapos, diniscuss lang lahat yung rules na bawal mag-post. Siyempre, hindi naman talaga ako ganun. Bawal mag-post ng anything. Siyempre, ako hindi naman talaga. Kahit sa family ko, I'm not. Hindi ko sinasabi. Wala akong sinasabi. Hindi ko sinasabi kung sa show, kung ano yung outcome. Wala. Kasi siyempre, gusto ko pag nanood yung mga kakilala ko, kahit family ko, is ma-enjoy nila yung suspense na hindi nila alam kung ano mangyayari. A few minutes later. Hindi lang natigil kasi dumaan yung drive. Siyempre naiyaw ko. Sana ba ako? So ngayon ay 5:49 na. So kakain ako ng 6. Kasi nga 6:30 ang call time. Tapos, kanina nung hindi pa dumadaan yung nag-brief sa akin, nagtatrabaho ko. Meron akong laptop. At yun, kasi meron naman deadline. Actually, hindi ko sure kung deadline ba talaga ngayon. Pero,
Ayun. So, may kailangan kasi akong isulat. So, syempre, para hindi sayang yung idle time, yung waiting time, nag-gather ako ng more information. Nandun pa ako sa data gathering. Step, para pag nagsulat ako, tuloy-tuloy na. Saglit na lang siguro ang sulat, pero yung matagal lang yung data gathering. Ayun lang, may nakita akong friend, si Jorel San Juan, tsaka si Keen Salas, na kasama ko dati sa voice lessons. At nanalo sila sa Pop Pinoy versus, so akala ko guest sila. Minessage ko, hindi pala sila guest. Meron lang daw silang Christmas party. Kaso, mapapicture sana. Gusto daw niya magpapicture. Siya pa yung papicture. Pero, I don't think pwede akong lumayo. So, sabi ko siya yung pumunta. So, hindi ko lang pumunta siya. At ayun, sakto. Kabibigil lang din ng tubig. So, maya-maya kakain na ako. Mag-work lang ako for 10 minutes. Ayun lang. Ayun, so, 6:05 na. So, finally kakain ako. Kain ko na itong 2-piece chicken McDo. Ayun, medyo nakakahilo lang tumambay hindi sa kotse. Lalo diesel. Ay, diesel ba ito? Hiling ko diesel. Ay, tama, diesel nga siya. Kasi ito yung 4x4 na 3.0 na tawag dito. Ay, na-record pala ako sa dashcam. Alam mo masama sila. Pabalik natin yung driver ko. Kuya DJ. A few moments later. Ayan, buti malapit na rin naman. 6:30 lalabas na ako dito. Ayan, so makakainin ko lang ito. Bawal nga pala sa loob daw ang lahat ng gamit. So, wala akong dadaling kahit ano. Kahit phone bawal, so wala. Totally wala akong dadaling. Iiwan ko lang dito. 20 minutes later. Time now is 6:31, so call time dito sa 6:30. Susunod daw dito sa anyo ngayon. So dito lang daw ako para alam na ako dito. 2 hours later. Ayan, so napasok ko dito sa maliit na area. Swabbing area. Awesome. Maraming magkalit sa labas. Pero ako lang nilabas. Hindi ka pang dalawang ko. Malapit na akong malubar. Sana mag-start na rin soon kasi 8:21 na. Pero wala pa. 3 hours later. Ayan, so nandito na ako sa bahay. Ito daw ni Kuya. Ngayon ay 11:28. Medyo mabilis sa may biyahe. Na-traffic lang kami ng konti sa Commonwealth. Pero hindi talaga traffic, meron lang part na may ginagawang isang lane or dalawang lane. Pero yun, mga 30 minutes or 30 to 1 hour yung biyahe. So, dito sa bahay. So, yung kaninang gabi, ano yung lunch yun, late lunch. Pero dinner ko na yun. Meron pang late dinner. Yan, so KFC naman, yung kanina McDo, ngayon. Kanina 2-piece chicken McDo. Ito, KFC. So, syempre hindi ko nakakainin kasi gabi na. Special din siya. So, siya ay... hindi ko alam tawag dito eh. Super loaded. So, mayroon siyang mashed potato. Ang dalawa yung soup. Ang dalawa yung soup. Parang sobra yung soup. Baka nakuha ko yung kay kuya. Mayroon siyang mashed... 1-piece na lang siya pero may mashed potato. Tsaka mushroom soup. Dalawang mushroom soup kasi. Tsaka may coke din. Ininom ko na yung coke. Tsaka yung mushroom soup. Na isa sa biyahe. Ito sobrang daming give back. So ito. Merong lorin. Ito. Yan. Abangan nyo lang yung unboxing.
oily ko. Grabe. Wala kasing makeup eh. Hindi rin ako nag-powder. Baka ang kantab ko sa TV. Yung kalchis, grabe, sobrang dami. Ang bigat. Hindi ko alam kung ilang piraso ito. Bilangin natin sa unboxing. Pero sobrang dami. Tapos, flanox. Yan. Laki din. So, ayun. Sobrang drained na. Kapagod. Kakuha ko separate vid ng unpacking ng gift packs. Yan. Kapag nakapain ka na ako. Sa mga susunod na araw kasi may mga gagawin pa ako. Ayun lang. Sige. Hi, Dabarkads. My name is Gil Kenneth San Miguel. You can call me Ken for short. I am 30 years old at isa akong freelancer. Isa akong financial advisor, video editor, at marami pa iba. Gusto ko sumali sa Bawal Judgmental kasi guilty ako sa pagiging judgmental, lalo nung mas bata ako. Madali kong husgahan yung mga tao base sa mga mabababaw na bagay lang, gaya ng itsura nila, paano sila manlamit, magsalita, kumilos. Tapos yung paikitungo ko sa kanila, depende na dun sa judgment ko sa kanila. And habang tumatanda ako, syempre nagkakaedad na, na-realize ko na hindi dapat ganun. Kasi maraming tao na nung lubusan ko nakilala, eh na-realize ko na nagkamali pala ako sa judgment ko sa kanila. So simula no, hindi na ako agad nag-judge ng mga tao. Kasi yun, bawat tao may iba't ibang pinagdadaanan at may iba't ibang pinanggagalingan. So hanggat di natin alam, huwag tayong mahusga. At tingin ko marami akong matututunan. At tingin ko kaya ko yung challenge ng bawal judgmental. Kaya karapat dapat ako maging judge. Eh naniniwala rin talaga ako na dito sa mundo, dito sa Pilipinas, bawal ang judgmental. Thank you very much, Dabarkads.